Hello, fellow teachers, parents, tutors, viewers, good evening. Narito na naman po ako si Mrs. Erlinda Claveria para tulungan kayo na mabigyan ng solusyon ang mga problema natin sa ating pagtuturo, lalo na sa reading at saka sa mathematics. Sa gabing ito ay tatanungin ko kayo, bakit kaya maraming bata ang hindi ang mga ano maraming bata ang mahihina sa mathematics, at hanggang ngayon grade 6 na sila ay hindi pa nila may sa ulo ang multiplication tables. Isang araw ay nagpunta ako sa isang room ng grade 6 teacher. Tinanong ko si sir, how many pupils in your class can memorize the multiplication tables? Sabi ni sir, alam mo ma'am, I have 45 pupils, but only very few can memorize the multiplication tables. Siguro saan niya mga siyam, less than 10. Oh, just imagine that, grade 6 na. At ano ba kaya kung doon sa grade 5, sa grade 4, sa grade 3, at sa iba pang mga lower sections ng grade 6. Yung grade na yun ay section 2. At maraming sections sa, siguro 10 sections sa central doon na pinuntahan ko. So, ngayon, talagang mahirap makasagot ang bata kung hindi niya memorize ang multiplication tables. Hindi rin siya makakadivide, hindi rin makakapag-fraction. At kahit na ang sa addition at subtraction, kapag hindi niya memorize ang basic facts, wala rin, mahirapan sila mag-add, mag-subtract. Kaya, bilang tulong ko, ako ay nag-imbento ng technique sa mathematics para lang sa mga bata na mga tamad magsaulo. O kung hindi naman, kahit na gusto man nilang isaulo ang multiplication tables, talagang wala silang ka-interest na magsaulo nito. Hindi nila may isaulo sapagkat wala silang gana, wala silang hilig sa mathematics. Kaya ito ang naisip ko na paraan na mag-imbento ko ng techniques sa mathematics para hindi na magbilang ng daliri, hindi na rin magsaulo ng mga basic facts ng addition, subtraction, multiplication, and division facts. Hindi ito para sa mga batang magagaling sa math. Ha? Itong technique na ito ay para sa mga batang walang kahilig-hilig sa mathematics, o kung mahilig man sila, ngunit hindi nila may sa ulo ang multiplication tables, ang addition, subtraction, and division facts. Oh. Kaya, nasa sa inyo na kung gusto ninyong i-adapt ito o gamitin ito sa pagtuturo para matulungan ninyo ang mga bata. Wala namang kagana-gana namang magturo kung lagi na lang zero ang mga bata, di ba? So, marahil naman sa pamamagitan ng techniques na ito ay pwedeng makasagot ang mga bata ng tama. Ngayon, ipinaliwanag ko na sa inyo ang mga basic facts sa pamamagitan ng E.S. Claveria's techniques, mula sa addition, subtraction, at multiplication, tapos na. Ngayon, paano na naman kaya ang pag-solve ng long addition? Kasi mga short methods lang ang ipinaliwanag ko sa inyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-solve kung ito ay 3 digits na o 2 digits times 1 digit or 2 digits, o kung marami nang nagsama-samang mga numbers na i-multiply. Kasi ang binigay ko lang sa inyo ay yung mga basic lang, mga short methods lang. Ngayon, paano ito ginagamit sa long multiplication? At sa gabing ito ay ipapaliwanag ko kung paano. So, tingnan natin kung maintindihan ninyo. Pero maintindihan ninyo ito kung
paulit-ulit ninyong i-review, i-review ang video para dahan-dahan ay ganito pala. Okay? So, sisimulan ko na. Tayong whiteboard. Ito na. Ilapit ko ito para makita ninyo. Sisimulan natin sa table of 9 kasi ang table of 9 ay the equivalent count is 1. So, it is the easiest number. Tingnan natin. We have example, we have 89. Times 9. 2 digits times 1 digit. Okay? So, ganito yun, ha? Walang carry sa taas. Kahit nga kasi, kahit na-memorize ng bata ang multiplication tables, pagdating sa actual, actual computation, pag carry ng matataas na numbers, katulad ng carry 9, carry 8, carry 7, wala na. Doon sila nagkakamali sa pag-add ng mga carry. So ngayon, ang gagawin natin, walang carry sa taas. Ano? Walang carry. Ito na. Ito ay 1. Ito rin ay 1. So, the counting, the multiplier is 1. Kaya ang gagamit tayo ng 1. Right? 1. Alright? Downward technique. 9, 8. 9, 8. 81. Separate. Separate the answers from each other. Dito na tayo sa times 8. 1, 2. Then down. 8, 7. 72. Add. Ito ay bring down 1. And then add the number separated by separation line. 8, 9, 10. Carry 1. 7, 8. So, the answer is 801. Ngayon, kung ito ay sa ipapas ng bata sa papel para hindi siya magkagalitan ni ma'am, bakit ganito? Hindi naman ito ang itinuro niya. So, pwede rin i-transfer na lang ito. Ganito na lang, kukupihan na lang ng bata. Tapos, times 9. And then, just copy the answer. But, follow the straight line. It must be in straight line. Yung mga ones, yung mga tens. Then, 0. Then we have 8. Now, nasaan ang carry? Ang carry ay nandito, sa katabi ng at the right side of separation line. Hito na. Yung nasa tabi ng separation line sa kanan. The carry 8. Okay? So, the answer is 801. So, ito, this can be used as draft and then this one will be the final answer. This can be submitted to the teacher so that she will not get angry because this one is not the one she taught. Okay? So, another example. This time, we will have 3 digits using times 8. We have
796 times 8. The equivalent count of 8 is 2. That's why you will count the multiplicand by 2. Write this one. 2, 4, 6, 8. Go downward. 6, 5, 4, 48. Separate. Then, we come to the next digit. Right. 2. This one is 2. 9, 8, 7, 72. Separate again. We come to 7. 2, 4, 6. Down. 7, 6, 5. 56. Add. Bring down 8. Alright. Add the numbers separated by this line. 4, 5, 6. Another one separated by line 6 and 7. Add. Downward counting. 6, 5, 4, 3. 13. Carry 1. 5 plus 1 is 5 plus 1 is 6. So the answer is 6,368. Alright. Now, paano mo ipapasa? How will you submit your paper? Sa gusto mangyari ng teacher. Kasi, baka ayaw niya ng ganito. So, just copy. We have 796 times 8. Observe proper alignment. We have 8. We have 6. Then 3. And then we have 6 again. So the answer is 6,368. Where are the carry? We have 7 and 4. 7 and 4. We have carry 7, carry 4. Yan. Hindi na magagalit si ma'am. Perfect answer. Okay? So, this time, we will answer a two-digit multiplier. Two-digit multiplier. We have 958. Ang dagdagan natin, we have 7 times 79. Right. 9 first time, we will multiply 9. 1, 2. 8, 7. Separate. Alright. Dito tayo sa tens. 1, 2, 3, 4, 5. Down. 5, 4. Come to 9. 1, 9, 8, 81. We come to 7. 1, 2, 3. We have 7, 6. Right. Then we come to the 10, 7. Right. This one, the equivalent count is 3. So you will start counting by 3s. 3, 6. 8, 7, 6, 5.
parade. Then we come to 5, 3, 6, 9, 12, 15. Carry 1. Repetition technique. 5, 5, 6. 5, 5, 4, 3. Ulit. 5, 5, 4, 3. 35. Then we come to 9. 3. 9, 8, 7, 6. 63. We come to 7. 3, 6, 9. Down 7, 6, 5, 4, 49. Add. Alright. We will copy now in a conventional way. 79, 58 times 79. We will add this first. 2 and then add 7, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Carry 1, 4, 5, 6, 6. Then we come to 8. 9, 10, 11. Carry 1. 6, 7. Alright. We come to the tens. Bring down 6. Under tens, 6. Then add the separated numbers by line. 5 plus 5, we have 10. Carry 1. 3 plus 3, 6 plus 1, 7. Then we have 6 plus 9, 6, 5, 15. Carry 1, 4, 5. So add, bring down 2, 6, 7, 8, 6 plus 0, 6, 7, 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Carry 1. Right. 6. Right. The answer is 628,682. Paano kukuni ang kiri? Ito ang kiri yun sa mga sa banda kanan ng guhit, ng separation line. This one, we have 8. 4, 7. 8, 4, 7. Carry 8, 4, 7. Then we have another carry. 6, 3 plus 1 is 4, 5. 6, 4, 5. 6, 4, 5. Ayan, tapos na. Ito ang isasubmit kay ma'am. This one, this will serve as the rough drop only. Okay, naintindihan? Baka naguguluhan kayo. I-rewind na lang ninyo para maintindihan. Then, we have 3-digit multipliers. Three-digit multipliers. We have 4, 8, 5, 7 times 9 times 8 times 5. Right, 5, the multiplier so 5, 10, 15, carry 1, repetition, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 35,
si Prake. 5 times 5, 5, 10, 15, 20, 25. This one is 25. Separate. We have 5, 10. Carry 1, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 40. Separate. We have 5, 10, 15, 20. Answer is 20. Right, we come to the tens. The tens is 8. The counting is by twos. Kaya 2, 4, 6. 6. Down. 7, 6, 5, 56. Separate again. We come to 5. 2, 4, 6, 8, 10. Carry 1. Repetition, 5, 5, 4, 40. We come to 8, 2, 4. Down, 8, 7, 6, 64. We come to 8 times 4. Ang 4 ay magiging 3. Right, baba, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 32. We come to 9. The counting is 1. 1, 2, 3. Down, 7, 6, 63. We come to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Down, 5, 4. 45. Dito tayo sa 8. 1, 2. Down, 8, 7, 72. Separate. We come to 4. 4 will become 3. 9 will go down. 9. 8, 7, 6. Alright, add. So, we will now transfer in a conventional way. We have 8, 4, 8, 57 times 985. This will be the one to be submitted to the teacher. Then, copy 5. Then, add the separated 2 numbers. 5, 6, 7, 8. Then, we come to 2 plus 0 equals 2. Then, we have 4 plus 0 equals 4. Then bring down 2. Right. We come to the tens. 8. We have 6. 5 plus 0 is 5. 4 plus 4, 8. 6, 7, 8. Bring down 3. Right. We come to the hundreds. 9. Bring down 3. Then when this one is 6, 7, 8, 9, 10, 11. Carry 1, 4, 5, 6, 7. We have 7 plus 6. All right. Downward, 6, 5, 4, 3, 13. Carry 1, 3 plus 1 is 4. Add. Bring down 5. Then, this one is downward, 8, 7, 6, 5, 4, 14. Carry 1.
This one is upward. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Carry 1. Upward. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Carry 1. This one is downward. 8, 7, 6, 5, 15, 16, 17, 18. Carry 1. 3, 4, 5, 6, 7. Bring down 4. So the answer is 4,784,145. Nasaan ang carry? Ito ang carry, oh. Dito, yung nasa kanan ng linya. 4, 2, 3. 4, 2, 3. And then, sa tens naman. 6, 4, 5. 6, 4, 5. And then, sa hundreds. 7, 4 plus 1 is 5. 7, 5, 6. 7, 5, 6. 6. Yan ang yan ang isa-submit kay ma'am. Ito na. Yan o. Okay. Siguro nakaintindihan kayo. Kung hindi ninyo naintindihan, just review. I-review na lang ninyong video. Mahaba na kasi ang ano natin. So, hanggang dito na lamang. Sana may natutuhan kayo, naintindihan ninyo. Kung hindi ninyo naintindihan, ulitin ninyo, ha? Para maintindihan ninyo. Ito ay para sa mga batang hindi saulado ang multiplication tables at hindi na dapat magbilang ng daliri. So, malaking tulong din yan sa mga bata. Kung nagtututuro nga ako, nag-i-enjoy sila. So, hanggang dito na lang. Ngayon, kung gusto ninyong bumili ng aklat, may aklat ako nito. Kaya lang, package by package ang pagbili. Kasi, alam naman ninyo na ang mahal-mahal ng pamasahe ngayon, lalo na lockdown, mahal na ang bayad sa papunta sa Eriga, maghuhulog ka ng sa LBC. Magbabayad ka ng pamasahe, mas mahal kaysa itong normal. Dati-dati kasi ang pamasahe 20 lang, ngayon 50 na. Ngayon kung mag-order kayo ng aklat, pwede rin mag-text kayo sa 09-06-48-47-001 kung gusto ninyo mag-avail ng aklat. Pwede ipamana ninyo sa mga apo, sa mga anak. Please subscribe, please share, please like. Mag-comment kayo kung anong gusto ninyong comment, kung para mag-improve ang ating video, ang ating vlog. And then, click that notification bell. Sige, thank you for supporting my channel. Salamat sa mga nag-subscribe, salamat sa mga nag-watch. Thank you very much for sharing, for liking, for giving your comments. Thank you. Good night.